Natagpuan ang wala ng buhay na katawan ng isang dalaga sa isang liblib na lugar sa Barangay Bunga sa Toledo City. Base sa investigasyon ay lumalabas na walang awang pinaslang ng sila rin ang biktimang si Charmaine Flores. Pinagsamantalahan ng dalaga bago sinakal hanggang mawalan ito ng buhay. Sino nga ba ang sila rin sa likod ng pagpaslang sa kaawa-awang si Charmaine Flores? At ano ang motibo nito sa likod ng karumal-dumal na krimen? Nakatanggap ng tawag ang himpilan ng Toledo Police noong 25 ng Agosto taong 2023 ng umaga. May nakitang di umano na wala ng buhay na katawan ng babae sa may Barangay Bunga sa Toledo City na makikita sa gitnang kanlura ng Cebu. Mabilis namang nagtungo ang polisya sa nasabing lugar at tumambad sa kanila ang kalunos-lunos na sinapit ng babae. Ayon sa Chief of Police ng Toledo Police Station na si Police Lieutenant Colonel Manolo Salvatierra, ay posibleng pinagsamantalahan ng biktima dahil wala itong pang-ibabang kasuotan. Bukod pa dyan ay marami rin itong sugat at mga kalmot sa iba't ibang bahagi ng katawan nito na isang indikasyon na nanlaban ng biktima. At may nakita rin silang malalaking bakas ng kagat sa mukha ng biktima. Kinilala naman ang biktima na si Charmaine Flores, 17 taong gulang, na isang 12th grade scholar student sa PAU Excelencia Global Academy Foundation Inc. sa Toledo City. Ayon sa pag-iimbestiga ng pulisya, ay huling namata ang buhay si Charmaine noong 24 ng Agosto taong 2023. Pasado alas 6:40 ng gabi, nang magpaalam ito sa kanyang ina para magpaload sa isang tindahan. Subalit labis na nagtaka ang kanyang pamilya dahil ilang oras nang lumipas ay hindi pa rin nakakauwi si Charmaine. Naisip ng pamilya ng dalaga na baka pumunta ito sa lugar ng mga madre kung saan nagtatrabaho tuwing araw ng Sabado si Charmaine. Ang mga madre kasi ang tumutustos sa pag-aaral ng dalaga bilang scholar at maaaring pumunta siya doon upang kunin ang kanyang allowance. Ngunit sumapit na ang 10 oras ng gabi ay hindi pa rin umuwi ang dalaga. Kaya nagpa siya na ang pamilya Flores na hanapin si Charmaine ng bandang alas 9 ng gabi, kasama ang ilang miyembro ng pamilya at ilang kamag-anak nito. Ang nanay ni Charmaine ay unang nagpunta sa tindahan kung saan nagpaload ang anak. At dito na pag-alaman nilang nagpunta ang dalaga sa tindahan para magpaload. At mabilis din umalis at tinungo ang madilim na daan pauwi sa kanilang tahanan. Ang daan papuntang bahay ng dalaga ay sadyang napakadilim at walang bahay na madadaanan. Kung maglalakad ka mula sa tahanan ni Charmaine hanggang sa tindahan ay aabutin ka ng 5-7 minuto. Sa ginawa nilang paghahanap sa dalaga, ay lalo silang nakaramdam ng pangamba nang makita ng 17 taong gulang na kapatid ni Charmaine at kanyang pinsan ang kanyang tsinelas na gamit sa madilim na bahagi ng lugar. Pero kahit nakita nilang tsinelas ng dalaga, ay hindi pa rin nila nakita si Charmaine sa lugar. Subalit hindi pa rin sila sumuko sa paghahanap sa dalaga hanggang sa inabutan na sila ng umaga. Ngunit sa pagsapit ng umaga, ay doon na nila naanigan na may tao sa masukal na bahagi ng lugar. Dali-dali nilang pinuntahan ito. At tumambad sa kanila ang wala lang buhay na katawan ng kapamilya nilang si Charmaine Flores. Sa pagpapatuloy ng investigasyon, ay nahirapang matukoy ng pulisya kung sino ang sila rin sa pagpaslang sa dalaga dahil walang CCTV sa nasabing lugar. Kaya minabuti ng pulisya na magtanong-tanong sa residente ng lugar na malapit sa pinangyarihan ng krimen kung may nakapansin sa mga nangyari ng gabing iyon.
At sa pagtatanong ng pulisya sa residente ng lugar, ay may mga posibleng saksi ang lumapit sa kanila at nagbigay ng kanilang mga salaysay. Ayon sa mga posibleng saksi, ay may nakita silang lalaki bago mangyari ang krimen. At ang lalaking ito ay si Jonathan de la Serna Sugabo, alias Ethan, 29 na taong gulang at isang magsasaka at residente rin ng lugar. Hindi nag-aksaya ng oras ang pulisya at agad na inibitahan si Jonathan sa himpilan ng pulisya noong 26 ng Agosto taong 2023. Para sa ilang katanungan tungkol sa nangyaring krimen. Dahil siya ang itinuturo ng posibleng saksi na nakita nila na nakatayo at naninigarilyo sa pinangyarihan ng krimen noong 24 ng Agosto taong 2023. Sa pakikipag-usap ng pulisya kay Jonathan, ay napansin nila ang mga sugat at kalmot nito sa kanyang katawan. Kaya lumakas ang hinala ng pulisya na may kinalaman si Jonathan sa pagkasawi ni Charmaine. Itinanggi naman ni Jonathan na may kinalaman siya sa nangyaring krimen. Hindi naman niya itinanggi na nandun nga siya sa lugar kung saan nangyari ang krimen. Ang dahilan daw kaya siya nandun ay dahil dun daw siya madalas dumaan pauwi sa kanyang bahay. Dagdag pa niya, ay dumaan lang siya sa lugar na yon upang magtungo sa isang motorcycle repair shop dahil may kikitain siyang lalaki sa lugar na yon. At nang tinanong siya ng pulisya kung saan galing ang mga sugat at kalmot nito sa katawan, ay sinabi niyang galing daw ito sa kanyang pagtatrabaho sa Bukirin. Inamin niya rin sa pulisya na gumagamit siya ng ipinagbabawal na gamot upang madagdagan ang kanyang lakas sa pagtatrabaho sa Bukirin. Pero itinanggi niya naman na nakagamit siya nung araw na siyang dakpin ng pulisya. Pero nung Miyerkules daw ay nakagamit ito, 2 bago makita ang wala ng buhay na katawan ng biktima. Samantala, isang nagmamaneho ng habal-habal ang nakipag-ugnayan sa himpilan ng pulisya upang magbigay ng kanyang salaysay patungkol sa araw na nangyari ang krimen. Ayon sa driver, ay 2 niyang naisakay si Jonathan noong araw na nangyari ang krimen. Dagdag pa niya, ay napansin din niyang balisa at tuliro si Jonathan at may pulang mantsa sa kanyang mga kamay. Ayon naman sa kapatid ng biktima, ay minsan na niyang nakitang nagpadala ng text messages si Jonathan sa kanyang kapatid na si Charmaine. Pero hindi nito alam kung anong nakalagay sa mensaheng pinadala ng sila rin. Napansin pa ng kapatid ni Charmaine na nadismaya at kakaiba ang naging reaksyon ng kanyang kapatid sa mga mensaheng natanggap mula kay Jonathan. Ayon naman sa ina ng biktima, ay makailang beses na niyang napansin ng salarin na masama ang tingin sa kanyang anak na si Charmaine sa tuwing makikita nila ang salarin. Kaya malakas ang kutob ng ina ni Charmaine at si Jonathan ang salarin sa pagkasawi ng kanyang anak. Ngunit pinabulaanan naman ng salarin na may gusto ito sa biktimang si Charmaine. At sa patuloy na pakikipagpanayam ng pulisya sa salarin, ay nakakita sila ng screwdriver na hinihinalang ito ang kanyang ginamit sa pagpaslang sa kaawa-awang si Charmaine. Sa mga nakalap na ebidensya ng pulisya at mga salaysay ng mga saksi, ay tuluyan ang dinakip si Jonathan at itinuring na salarin sa pagkasawi ni Charmaine Flores. Nagkaroon naman ng matinding kaguluhan sa himpilan ng pulisya nang makita ang pamilya ng biktima at pamilya ng salarin sa himpilan ng pulisya dahil sa pagkakadakip ni Jonathan. Dahil naniniwala ang pamilya ni Jonathan na wala itong kinalaman sa pagkasawi ng biktimang si Charmaine Flores. Samantala, nagsagawa naman ang pulisya ng medical examination kay Jonathan at lumalabas sa resulta na nagkaroon ng ilang mga pasa sa kanyang ulo, kanang hita, kanan at kaliwang tuhod, at sa kanyang batok. Nakita rin sa eksaminasyon ang mga sariwang sugat at mga kalmot sa iba't ibang bahagi ng katawan ng salarin dahil sa panlalaban ng biktima. Bukod sa medical examination, ay sumailalim din si Jonathan sa isang swab test na gagamitin ng pulisya sa DNA testing.
Samantala, sa pagsusuri sa katawan ng biktima, ang dahilan ng pagkasawi nito ay pagkakasakal sa kanyang leeg hanggang mawalan ito ng hininga. Nakita rin sa pagsusuri ang ilang bakas ng sinilya sa maselang bahagi ng katawan ng biktima. Dahil dito, ay tuluyan ang sinampahan ng kasong pagpaslang at pangahalay si Jonathan Sugabo sa kaawa-awang si Shermaine Flores. Noong 29 ng Agosto taong 2023, kahit na hindi pa lumalabas ang resulta ng DNA test na ginagawa sa salarin. Sa kasalukuyan, ay nakakulong ngayon si Jonathan sa Toledo City Police Station habang dinidinig sa korte ang kanyang kasong kinakaharap. Samantala, ay hinatid na sa kanyang huling himlayan si Shermaine Flores noong 3 ng Setyembre taong 2023, kasama ang pamilya at mga kamag-anak at mga kaibigan na nagmamahal sa dalaga. Si Shermaine Flores ang nag-iisang babae sa 7 magkakapatid. Isa siyang mabait na anak at kapatid. Pangarap ni Shermaine Flores na makapagtapos ng pag-aaral at balang araw ay maging doktor o nurse. Tutok si Shermaine Flores sa kanyang pag-aaral at hindi tumatanggap ng manliligaw dahil kailangan niyang mapanatili ang mataas na marka dahil scholar ito sa kanyang eskwelahan. Hindi mo makikita sa labas at pag-alagala si Shermaine Flores. Palagi lang itong nasa loob ng kanilang tahanan. Maliban na lamang kung pupunta siya sa kanyang eskwelahan o pinapasukang trabaho tuwing araw ng Sabado. Tanging hiling ngayon ng pamilya Flores ay makamit nila ang hustisya sa pagkasawi ng kanilang mahal sa buhay na si Shermaine Flores at makulong ng habang buhay si Jonathan at hindi na makalabas pang muli. Sa kabila ng lahat ng ito ay napakahirap isipin at alalahanin ang kahindik-hindik ng mga pangyayaring ito. Maging ang labis na sakit at paghihinagpis na iniwang alaala para sa pamilya ng kaawa-awang biktima. Maraming salamat sa panonood. Huwag mahiyang i-hit ang thumbs up para sa video na ito at mag-subscribe na sa ating channel para sa darating pang mga bagong videos. Manatiling ligtas at magkita-kita tayong muli sa ating susunod na video.